Ngayong araw na to mga sir, ipapakita ko sa inyo yung chain na binili ko sa Amazon para dun sa vintage bike na in-overhaul ko. Ako yung pinaka walang kwenta ng mag-unbox, pambira. Hindi ko na to natutunan. Yun! Eto! Yung chain na binili ko. So mga sir, eto yung binili kong chain, yung Alpha Trail na chain. So kung nagtataka kayo bakit hindi Shimano or SRAM or yung pinakamura na pwede ko mabili, which is yung nasa Decathlon, yung binili ko na chain para dun sa vintage ko na full suspension na bike. Interesting tong product na to kasi nung nakita ko o nung nagre-research ako sa Amazon para sa mga chain para dun sa vintage bike, itong chain na to, maniwala kayo sa hindi, is rated sa 5,000 kilometers. Usually mga sir, yung normal na chains is rated para sa 2,500 kilometers. So technically, every 2,500 kilometers, kailangan natin magpalit ng chain. Pero itong chain na to mga sir, is rated para sa 5,000 kilometers. So technically, doble ng buhay ng normal na chain, itong chain na to. Itong chain na to mga sir, is nagkakahalaga ng 16.95 euro or kung ira-round off natin, 17 euro. So mas mahal siya ng 7 euro dun sa Decathlon na chain para sa 7 hanggang 8 speed. So mga sir, bukod dun sa 5,000 kilometers na rating nitong chain na to, hindi rin ako makapaniwala na meron tong transmission ramp para sa mas mabilis na shifting. Pero syempre, hindi ko rin kayang mapatunayan hanggat hindi ito nakakabit sa bike. Kailangan ko itong masubukan kung effective ba talaga yung sinasabi dito na transmission ramp para sa mas mabilis na shifting o para sa mas quick and quiet na shifting. Bukod dun sa transmission ramp na fini-feature nitong chain na to, meron din tong tensile strength na 920 kilograms force. So technically, itong chain na to is on par dun sa mga SRAM at sa mga Shimano na high performance na chain. So itong chain na to is developed in Germany pero produced sa Taiwan. So technically, made in Taiwan. So mga sir, chinek ko yung website na to, tong alphatrail.com. Hindi pa siya ready. As in, ang nakalagay dun sa website nila kung bibisitahin nito, plus yung fact na German yung website. So yung nakalagay dun sa mismong website nila, yung website nila is under construction and kailangan mong i-check o mas maganda na i-check mo na lang yung Amazon na page nila kung saan ka makakabili ng mga products nila. So hindi lang chain yung mga binibenta nila. Plus mga sir, hindi ko rin sure kung totoo ba tong nakalagay na to na nire-recommend to ni Sir Daniel Von Kosak o yung sikat na sikat na enduro rider from Germany. Ngayon na alam nyo na yung mga facts tungkol dun sa chain at dun sa manufacturer, tignan naman natin kung anong itsura ng mismong chain. So pagpasensya na ng mga sir kasi hindi talaga ako marunong mag-unbox. Pero tinatry ko. Okay. Ayan, nabuksan ko na. Nang hindi nasisira yung box. Tignan natin yung laman. Wow! So kasama, product information, quick link. So ito rin yung isa sa mga reason kung bakit binili ko itong chain na to. Kasi meron itong kasamang quick link. Yung binibenta sa Decathlon na chain, wala pang kasamang missing link. So mas preferred ko kasi yung mga chain na merong missing link. So bukod dun sa product information kung saan nakalagay, kung paano mo i-maintain yung chain, ito ay isa rin voucher kung saan pwede kang meron kang 10% discount sa susunod mong order. Eh na thank you card. Nice. So personally mga sir, hindi ko alam kung paano to gagawin, kung paano magkakaroon ng libreng bottle o yung water bottle since kailangan mong pumunta dun sa website nila na hanggang ngayon under construction pa rin. So ano nga ba yung first impression ko sa chain na to? Well, kung ako yung tatanungin base dun sa packaging ha, kasi hindi ko naman to pwedeng i-review dahil hindi pa nakakabit sa bike. The first impression ko, base sa kung paano to nakapackage, kayang-kayang sumabay nito dito. Ito ay isang Shimano Dior XT na 10-speed na chain. So very expensive chain, pero kayang-kayang sumabay nito based sa packaging. Kayang-kayang sumabay nito. Actually, mukha itong mamahaling chain.
pero sa totoo lang, ito ay 17 euro lang na change. So, performance, hindi ko pa masasabi ngayon sa inyo kung ano yung magiging performance nito since hindi pa ito nakakabit sa bike. Kailangan muna natin ito na may kabit sa bike and ma-test yung bike gamit tong chain na to. Actually, super curious ako dun sa transmission ramp na sinasabi nitong chain na to na nakakatulong sa mas mabilis na shifting. So may mga narinig na ako na mga brands. Sa pagkakalam ko, ang KMC gumagamit din ng transmission ramp para sa mas mabilis na shifting up and down dun sa buong range ng kaset mo. So eto, meron din nun. Pero hindi ko alam or hindi ako sure kung gaano yun katotoo since para sa price na 17 euro na chain, yung sinasabi ko na KMC na chain na merong transmission ramp is nagkakahalaga ng 30 plus euro, around 32 or 35 euro na chain. So kalahati, half the price. Ito merong transmission ramp plus meron tong rating na 5,000 kilometers at siyempre, yung tensile strength nito na 920 kilograms force na kayang-kayang sumabay doon sa mga mamahaling chain ng SRAM at ng Shimano. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like and share mo sa tropa mo. Ay, buong salvasyon! See you sa susunod na video. Rock and roll!